Jerome, yung pong nag-translate ng banal na kasulatan mula sa Hebrew at Greek para sa Latin. Ato ba magiging karapat dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ako ng kasala sa isip, salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahalang Birheng Maria, sa lahat ng mga kailangan ng banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagalaw mo ngayon sa bayanan na ilubos na makasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito sa batis ng buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng pag-aalimpuyog bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang masasamay mabulabog sa paguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat, parang damit na inayos ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masasama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng buhay? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan ang gagaling ang liwanag, ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? Sa pinanggalingan kaya'y mapabalik mo sila. Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sakot ni Ho, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan.
Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon sinabi ni Jesus, kawawa ka Porazim, kawawa ka Bethsaida. Sabagat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalakang ginawa dito sa inyo, risin sana'y malawo na sila nagdaramit ng sakit at naupo sa abo upang ipakilala sila'y nagsisisi. Sa araw ng pag-uukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa hadis. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakot sa inyo ay nagtatakot sa akin, at ang nagtatakot sa akin ay nagtatakwil sa nagsuko sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad ka po ng panimula ng ating pagdiriwang na bahagi po natin na ngayon ay kapistahan ni San Jerome, Saint Jerome, na nagsumikap na may translate ang banal na kasulatan sa Latin. Bagamat po yung Latin para sa atin ay mahirap unawain, pero ito po ay siyang salitang ginagamit noon ng karamihan noong under pa sa Roman Empire. And until now, ito pa rin po yung tinatawag nating official language of the Church. Bagaman sabi ng iba ay dead language kasi wala nang gumagamit. Well, na isang bayan. Kaya may gumagamit pa rin, no? Ginagamit pa rin po ng mga researchers, mga doktor. Nakikita niyo po kapag yung mga sakit at mga gamot ay ang pangalan na ginagamit ay pangalan Latin sa mga flora at fauna. Ginagamit po ng mga scientists na kapag nakakita ng bagong species ay inilalagay sa pangalan Latin. Ito po yung mga bulak, mga halaman o mga hayop, no? Ang pangalan, talagang pangalan ay Latin. Kung tawagin nga po ay scientific name. Well, it's not totally dead. Bagamat hindi na ho conversational, no? Hindi na ginagamit sa pangungusap. Pero ito ay naging bahagi po ng official translation of the Church for centuries. Tumutusin po ay mahigit ilang century na ginamit ng simbahan kasi yun yung bahagi o na kung susin po ay isa po sa mga napakagandang kagandahan ng Latin ay very precise. Isang salita pa lamang na ilalagay na kagad dyan. Kung yan ay now, kung yan ay possessive, o kung yan ay object,
isang salita pa lamang. Yung Salve Regina, halimbawa, ay nakita natin na isang praise. Very clear. So, Pater Noster, our Father. So, bahagi yun ang utusin ko ay kaya din po yung ginagamit ng simbahan. Isang salita pa lamang ay nakapagbibigay na ng isang kahulugan. Ito po ang isang problema din po ng mga ilang mga lingwahe na ginagamit natin ngayong kapanahunan na ito, no? Kasi may mga lang lingwahe tayo, katulad po halimbawa sa Pilipino, no? Para magamit mo lamang yung isang salita o minsan, ay wala tayong equivalent na isang salita, no? O minsan, pwede natin gamitin ang dalawang salita. Paminsan po ay halimbawa na lamang, hospitality. Kasi paminsan nung kapag sa larangan ng Tagalog, meron po akong isang kaibigan na ang kanyang dalagang itinuturo ay Pilipino, ay, well, kundusin nga po yun, na-meet ko lang siya sa Facebook. We never met personally. Pero isa po kalimitan ang tinatanong ko. So, yung akin namang mga guro ay mga patay na. So, halimbawa, katulad po ng hospitality, meron tayong translation. Kailang dalawang salita. You could never find one. Ano pang halimbawa? Pascal. Hindi mo pwedeng transliteration, no? Na parang sinabi mo na Pascal. Parang misspelling mo sa Tagalog. Pero hindi naman talaga yun ang Tagalog. Ginalagay mo na lamang sa spelling ng Tagalog. Kaya tawag natin yung transliteration. Hindi pa rin po yun yung kahulugan na talagang sariling ating salita. Ngayon po yung magaling sa lahat. Medyo mayroon makikita po natin na one word that could describe ang isang bagay, ang isang pangyayari. Kaya po, isa po yan sa mga hanggang ngayon po ay that is the official language of the church. Kaya po yung mga dokumento ng simbahan, matulad po limbawa yung libro ng Binyag, nakasulat pa rin sa Latin. Kaya tawag ay libro di bautismo ay bahagi po na kung saan ay makita po natin dyan, no? Latin pa rin po. Yan pa rin po yung lingwahe ng simbahan. At yung mga pastoral letter, encyclical letter ng Universal Church, bago po matranslate din sa English, yan po ay may Latin. Ang original niya po ay Latin. So, kaya po bahagi rin ng pagkilos. Katulad po halimbawa ng changes namin ngayon sa pagdiriwang ng Misa, yung mga ilang mga binahagi yun sapagkat kaya nagkaroon ng pagbabago, hindi po sapagkat nagbago ng rites, ng English rite. Katulad po halimbawa ng sinagot natin na the Lord be with you. Ang dati nating sagot ay ano?
And dati ang sagot, and also with you. Kasi bakit? Ginaya lang natin sa English, sa Amerika. Kasi bakit natin ginaya sa Amerika? Kasi sila ang mayroong, sila ang mayroong, kanilang lengwahe yun. No? Amerika, yung United States Catholic Bishops Conference of the Philippines. United States Catholic Bishops Conference. So kaya, hindi natin pwedeng baguhin na basta-basta na lamang. Pero ang talagang Latin noon, wala pa noong una, bago natin baguhin, ay it cum spiritu tuo, which is the literal translation ng ginagamit natin na anong sagot natin? And with your spirit. No? So, kasi tinama na. No? Kasi medyo nagkaroon sila ng free translation. Kaya ibinabalik yung bahagi niya. Kasi ang pinagbasihan ay Latin. No? It cum spiritu tuo. And with your spirit. Bagamat, they could mean the same thing. And also with you. And with your spirit. Siguro sabihin natin na isa rin naman ang kahulugan. Kaya lamang, sabi nga ay, kaya binalik ng simbahan na yan. Kasi, to become more faithful doon sa rubrics ng Latin. Para mas maging maliwanag. Kaya, ito po yung bahagi na kundusin po, ay kaya po nagkaroon lamang ng pagbabago dyan sa English Rite. Ay gawa po na nabanggit na pag-translate. At yung tayo naman ho, tayo naman mga Pilipino, ang ginawa naman natin ay tinanslate lang natin din doon sa bahagi po, medyo walang problema kasi yung atin po ay medyo hindi kasi ang talagang Tagalog ay hindi talaga kasing definitive. Katulad ng English, ay kaya medyo okay lang mo. Pero yan po yung sinulat ni St. Jerome na kung tawagin po natin yung Latin translation ng Biblia na kung tawagin ngayon ay the Vulgate, yung Vulgata, na kung saan ay naging gabit ng simbahan sa pagdinilay ng salita ng Diyos. So bahagi rin po na kuntusin po ngayon, ngayon pwede na natin gamitin sapagat marami ng translation na ibinibigay ang simbahan na pinapayagan naman ang simbahan. So, pero yun yung nakita po natin na isang pasiyak na siyang pinanggagalingan na ating pagpapahayag ng salita ng Diyos na katulad din po na ipinapamanig ko natin ngayon sa ating Ebanghelyo ay isang paanyaya na kung saan ay hindi lamang po mapakinggan ngunit may isa katumparan kasi yung paanyaya ni Jesus sa Ebanghelyo natin yung binahagi ngayon ay kawawa ka po Rasim, kawawa ka Bethsaida,
Bakit? Sabaga, pinagtuunan ng pansin na may turo ni Jesus, pero hindi sila nagbago. Hindi sila nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga sabi rin kay mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong maging mataas hanggang sa langit, babagsak ka sa hadis. So, ito yung mga lugar na nakita po natin na binigyan ng pagkatawad ng Diyos na maturuan ng mas mahabang panahon, pero hindi naman nagbalik loob sa Diyos. So yung pong Biblia ay kinakailangan na kung saan ay makatulong sa atin para tunay na maunawaan ang ating pananampalataya para sa para makatugon tayo sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo katulad ng pamumuhay na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nawa po ay maging daan upang lalo nating pagtibayin ang ating kaalaman sa banal na kasulatan. Sana po ay patuloy nating basahin yung ating mga Biblia. Makinig tayo sa mga pagbasa every Sunday. Kasi kahit na ho, hindi kayo magbasa ng Biblia kung talagang makikinig lang tayo sa mga pagbasa. Ito rin po kuminsan yung hamon para sa aking mga pari. Kaya po kuminsan ay mianais ko rin po isa yung hamon na struggle na kapag po ako'y nag-umiliya ay maging bahagi po ng pagkagalingan ng umiliya ay yung mismong mga pagbasa. Kung maaari nga sana makover yung Ebanghelyo, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, kung may sama pati yung Salmo Responsorio. So, kung doon talaga makukunan sapagat maraming pwedeng sabihin, no? Yung po kumisan yung malaking hamon, hindi lamang po yung Ebanghelyo, no? Kasi yung Ebanghelyo ay parang utusin ay saulado na natin. Pero yung unang pagbasa halimbawa, yun ang isang bagay na kuminsan, ay hindi natin natututukan kahit na po kuminsan kami mga pari. Tulad po halimbawa ngayon, yung pagbasa mula sa aklat ni Job, ay ito yung nakita po natin yung conversation, pag-uusap ng Diyos at saka ni Job. Ay marami tayong pwedeng maging bahagi ng ating pagninilay. Katulad po halimbawa yung pagiging definitive din, no? Ni Ho. Kasi ang nasabi niya na ang nasabi ko'y nasabi mo na, no? Ay ibig sabihin ay hanggang doon na lamang yung kanyang paanyaya kasi baka na mamaya paulit-ulit na siya. So ibig sabihin ay may yung kanyang pananalita ay hindi pabago-bago. Yung kanyang pananalig ay talagang makikita natin yung kanyang pagiging loyal sa pagsunod sa buong may kapal. Kaya
maging bahagi din po ng ating panginilay. Pero makita rin po natin na medyo malalim na mga pagkakataon, ano, katulad po ng mga ipinapahayag ng Diyos sa kay Job, ay ayan niyo pong basahin ko. Job, nakalika ka ba kahit isang pukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw? Upang ang masamay mabulabog sa taguan, dahil sa sikat ng araw ay nagliliwanag ang lahat, parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw ay nakatakot ang masama, bagkat ang aras ay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagsimulan ng bugal? Nakalakad ka na ba sa puso ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan ng antungan ay madaling na hukay? Nalalaman ba sukat nitong mundo? O may nalalaman ka lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan ang galing ang liwanag o ang kadiliman? Kung saan ang buhuhan? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga? O sa pinanggalingan kaya'y may papabalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, pagkat nang likain ang daigdig, ikaw ay bata na. So, makita po natin na ito yung sinabi ng Diyos kay Job, na tinatanong siya kung ito ba ay kanyang nagawa o nalalaman. Pero nakita po natin yung sagot ni Job ay isang, sabi nga natin, definitive, pero puno ng kababaan ng kalooban. Pero yung punto po natin ay baka mamaya sa pagbabasa mo ng Biblia, nakatutok lang tayo sa Ebanghelyo. Nakakalimutan natin ang ilang mga halimbawa na para higit nating maunawaan ang paanyaya ni Jesus, ay huwag rin nating kalimutan yung lumang tipan, yung mga sulat ni San Pablo, ng mga apostol, na kung tusin ko ay marami rin may tuturo sa atin. Kaya it is the whole Bible. Kasi kuminsan yung iba ay namumulot lang ng salita ng Diyos. Kaya po siguro ngayon ang dumarami po ang maraming sekta. At marami rin po ang mga na aagaw kasi gawa ng walang kaalaman. Walang kaalaman. Tsaka na lamang yung nasasabihin na, ah, ganun ba? Pero sabi nga natin ay isang dahilan po rin ay gawa ng kakulangan ng ating mga pagkakataon na ito ay mabigyan na higit na panginilay. No? Mas kuminsan ay tayo nakikinig pa sa ibang sekta kaysa sa ating mismong pananampalataya. Pero isa rin pong kakulangan ay gawa ng kulang tayo ng tao na may sapat na kaalaman. Kasi kuminsan tayo rin ay ayaw nang magbigay ng panahon para sa mas malalim na panginilay ng ating pananampalataya. Particular po sa banal na kasulatan. So, pero ito po sawa yung mabigyan din natin ng pagkakataon. Sabi ko nga, bahagi yung nakuntusin ay makita po natin na matutukan natin
ay yun nga, pagbabasa ng banal na kasulatan o pakikinig lamang sa pagdiriwang ng misa, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, salmo, responsorio, tuwing araw ng Linggo, ay malaki na akong may tutulong para sa atin na para ho tayo ay may sapat na kaalaman para madepensahan natin yung ating pananampalataya. At pangatlo, yung patuloy na habang isabuhay natin. Isabuhay natin kung ano yung nasa banal na kasulatan. At isa pong hamon ngayon sa pag-asabuhay sa banal na kasulatan na alin, in defense of life. Sabi nga ay yung depensa sa buhay ng tao. Naalala ko tuloy yung dinepensa ni Manny Pacquiao. Yung death penalty sa Biblia. Yung pagpapataw ng kamatayan. Eh, sabi na natin yung Biblia, pwede mong gamitin yan sa pagpatay. Pero tayo po ay maliwanag na tayo naniniwala na ang sinasabi ng Biblia ay para sa buhay. It's always on defense of life. Bakit? Binibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan eh. At pinapaliwanag sa atin na kaya ng Diyos na ibigay ang buhay na walang hanggan. At itong pagkaunawa natin sa buhay na walang hanggan, isa buhay natin para sa pang-araw-araw na buhay. So isang bahagi rin ako na kumisa, isang hamon din po ito sa ating pananampalataya. Ang pag pinag-usapan natin yung banal na kasulatan ay kaano kahubog tayo na may depensa natin. Halimbawa po, ang usapin ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kasi ito ngayon yung pinag-uusapan at naging issue. At hindi lang ho, no? Yung paniniwala. Hindi kasi pinatay ako eh. Kaya kinakailangan patahin na rin yan kasi mga masasama yan. Pero sabi na natin, dapat po tayo ay tunay na pagtibayan. Yun yung ating pananampalataya na kung saan po ay bilang mga mananampalatayang Kristiyano na pahalagahan ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So ito po yung iniiwanan po natin sa kapistahan ngayon ni San Jerónimo. Thank you.
Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng kaligtasan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikay pagkaloob mong sa pagkasaloob namin sa iyong salita. Alinsunod sa pinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway magsiglang makapag-ain ng ikinalugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaayos sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniniling sa pili ng mga banal na ikinarangan mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami nariligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa karangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kami, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang